susunod na linggo, inaasahang makapagpapalabas na ng desisyon ang piskalya kaugnay sa ng flight attendant na si Christine Dacera. Samantala, toxicology report ni Christine, hindi pa rin na isusumite ng PNP. Si Paul Montibon magbabalita live. Paul? Jade, magandang gabi. Sa unang pagkakataon ay nakita at dumalo sa preliminary investigation ang 11 na mga respondents para sa Dacera case. Ito yung mga isinasangkot sa ni Christina Dacera nitong nakaraang bagong taon. At ang mga ito ay nagbigay ng kanilang sworn statement at nanindigan na wala silang kinalaman doon sa akusasyon o paratang na sila nga ay involved sa insidente ng pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera. Sa susunod na linggo, February 11, muling itutuloy ang preliminary investigation kaugnay sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera nitong nakaraang bagong taon sa isang hotel sa Makati City. Kaugnay dito, umaasa ang kampo ng mga respondents na matatapos na ang kinakaharap na isyu at mga akusasyon kaugnay sa paratang na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Christine. Matatandaang hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang paninindigan ng di umanay mga sangkot sa insidente na wala silang kinalaman sa sa ikatlong pagdinig sa kaso. Muling nagharap-harap ngayong araw ang mga inaakusahan, 11 respondents at complainant sa kaso sa tanggapan ng Makati City Prosecutor's Office. Dito nagsagawa ng sworn statement ang lahat ng respondents para sagutin ang paratang laban sa kanila. Yung 6 na respondents ay nagbigay na ng kanilang kontrasalaysay, samantalang yung 5 naming kliyente ay nag-file ng kanilang memorandum. So, sa susunod na linggo, meron pang isang setting na binigay no, sa February 11. Nakatakda naman na magbigay, mag-submit ng kanilang reply yung mga complainant. O yung complainant for that matter. So, inaasahan natin na sana pagkatapos ng February 11, mag-submitted na for resolution itong kaso na to. Kasi maliwanag naman yung findings ng ating PNP Crime Laboratory as to the cause of parang abogado ni na John Pascual de la Serna III, Romel Galido Daluro, John Paul Halili Reyes, Gregorio Angelo Rafael de Guzman at Valentine Rosales na malaki ang chance ng kanilang kliyente matapos lumabas ang opisyal ng medical legal report ng PNP Crime Laboratory na natural cause ni Christine. Pinangahawakan namin yung medical legal report both ni Dr. Sarmiento pati ni Colonel Lieutenant Colonel Palmero, si Dr. Palmero. So, yun lang po ang payag namin sa araw. Samantala, bigo pa rin na naisumite ng PNP at hinihintay na resulta ng toxicology report ni Christine Dacera dahil sa hindi pa natatapos ang pagsusuri ng UP Manila Laboratory kung saan pinasa ng PNP ang di pa natukoy na sample ng likido na nakuha Tina. Meron pa silang binabanggit na yung toxicology report, no, na hindi pa daw available dahil ito ay nasa UP laboratory pa. So, bigyan sila ng pagkakataon, uling pagkakataon, na isubmit ito sa susunod na linggo, sa February 11. Nauna namang binanggit na isang vomit sample o suka ang nakuha ng PNP mula kay Christine Dacera at nakatakda itong isailalim sa pagsusuri. Pero binawi agad ito at sinabing nasa kamay pa ito ng UP Manila Laboratory ang pag-aaral dito. Bagay na posible magdulot pa ng pagtagal ng investigasyon sa kaso ng pagkamatay Christine. Yung vomit niya. Sir, parang manino. Sir, ano yung sinabi natin ng sample dun sa UP para sa toxicology? Yung vomit. Yung lips na ba? Hindi siya identified. Hindi pa siya identified, sorry. So probably, unidentified vomit. Unidentified. So most probably, sir, kailan ilalabas ang toxicology? Wala sa amin eh. Wala sa amin yung, we cannot answer on that matter. Wala sa amin yung control. So basing that, matagal pa? Oh, hindi ko alam. Humihingi naman ng pag-unawa ang abogado ni John Paul Halili sa pamilya de Serra na sana anila ay matanggap na ng pamilya ni Christine na natural ang dahilan ng pagkamatay nito at hindi maaaring magsinungaling ang siyensya. I hope this will be the time for them to reflect because it is really hard to move on, to accept. But science has already spoken that she died of natural death. So no,
finger pointing and either na sensationalize na eh, so that yung other issues na pressing issue ay mawala. Government resources has been spent for nothing. Si John Paul ang kinilalang manager ng City Garden Grand Hotel na isinasangkot sa Lacera case. Ayon sa kanyang abogado, tinanggal na sa posisyon ang kanyang kliyente dahil sa pagkakasama ng pangalan nito sa insidente, gayong wala siya sa mismong araw nang mangyari ang...